Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Binubuksan po natin ngayon ang panibagong taon sa liturhiya sa kalendaryo ng Inang Simbahan. Pinagdiriwang po natin ang unang linggo sa panahon ng pagdating, sa paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Panahon ng Adbiyento, panahon upang ihanda ang Kapaskuhan. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi pa ng Panginoon, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Juda. At sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Huda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem at sila'y tatawagin sa pangalang ito. Ang Panginoon ang ating katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa'yo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa'yo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos,
Ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Sa'yo ako'y tumatawag poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa'yo ako'y tumatawag poong Diyos na nagliligtas. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Sa'yo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga hinirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin upang kay maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwin na iligtas kami sa dusa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong yun,
ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsisimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magala kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip ang mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yon na hindi handa sapagkat darating iyon ng hindi inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Darating kanyang kamahalan, anak ng tao na may karangalan. Darating kanyang kamahalan, anak ng tao na may karangalan. Ngayong unang linggo ng Adbento, simula ng panibagong taon sa kalendaryo ng simbahan, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Wala po tayong pagkanta ng luwalhati. Suot ko po kulay lilak. Meron po tayong korona ng Adbiento. Apat na kandila, tatlong lilak, isang rosas, nakasindi na ang unang kandilang lilak. Apat na linggo, paghahanda para sa Pasko. Ito po ang tema, ang aral. Maghanda kayo! Sa ating unang pagbasa, ito mga pagbasa natin. Jeremias, unang Tesalonika, Ebanghelyo ni San Lucas. Taon ka na po tayo. Hindi na po si San Marcos. Tapos na po yun, nung nakaraang liturgical na taon. Puro San Lucas po tayo ngayon. Paghahanda. Unang pagbasa, Jeremias. Pasko. Si Jesus ay tinutukoy na. Meron po tayong hinanda na yung punong kahoy ni Jesse. Yan, sa may lektor. Ilalagay na yung mga simbolo. Isa sa mga simbolo, sanga ni David. Sanga ni David. Sapagkat si Jesus ang poong Senyor, anak ni David. Katulad ng isang halaman. Katulad ng isang punong kahoy na lumalaki. Pinapalago po natin yan, inaalagaan, dinidiligan, kinakausap, nilalagyan ng pataba, araw-araw natin tinitingnan, hindi natin minamadali, hindi po natin kinakalburo para biglang lumaki sa panahon nito. At kung hinug na, isisilang na ang sanga ni David. Ang anak ni David, ito kaya nga pinaghahandaan natin. Kaya nga, ang paghahanda, pagtsatsaga, pagdadasal, paghihintay, pag-aantabay, pagtatanod. Ang ating ebanghelyo, ayon kay San Lucas, mga, ito na, yung mga natatakot, yung mga ang buhay ay malayo sa Diyos. Ayan na, ayan na, ayan na. Nakakatakot na. Nakaririmarim na. Ano ba ito? Pero yung mga nagmahal at naglingkod, darating na ang anak ng tao sa alapaap na sasalubungin natin. Ang paalala po sa atin, huwag po tayong
Magbato-bato sa langit, huwag magagalit. Iwanan na po ang bisyo, ang paglalasing at yung mga bisyo natin, ha? Bato-bato sa langit. Binibigyan tayo ng panahon para magbagong buhay. Upang tayo'y alerto. Kasi hindi natin alam yung oras o yung araw o yung panahon na darating ang anak ng tao. At pagdating ng anak ng tao, ito ang panahon ng kaligtasan. Ligtas ang ating kaluluwa. Idugtong ko na po ang pangalawang pagbasa, unang Tesalonika. Tinutulungan tayo ng Diyos Ama upang tayo'y masalubong ang pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sinabi dito, walang dungis at tayo'y banal. Kahapon, nagsariwa, nagpanibago ang ating mga Hijos del Nazareno. Natapos na yung mga HDN, tapos kababayan kagabi ang mga bukluran, ang hamon ko sa kanila, hamon ko rin sa inyo. Kasi sinabi, tayo tinatawag na maging banal at walang dungis. Lalagyan ko po ng guhit sa ilalim ito. Ibig sabihin ito, sa harap, kasi haharap tayo sa anak ng tao sa pong Senyor. Hindi po tayo magiging traidor. Hindi po tayo magiging taksil. Hindi po tayo magiging lilo. Hindi po tayo magiging sukab. Mga malalalim na Tagalog po yan, pero isang kahulugan. Hindi tayo magbabalik harapan. Hindi tayo dalawang mukha. Hindi po tayo ulupong. Hindi po tayo ahas. Matindi po yan. Imbis maging tapat tayo, lagi tayong nandyan kung kailangan, naninilbihan tayo, tayo po'y naglilingkod, ang ating pagsambit, banal, walang dungis. Yan po yung description sa pangalawang pagbasa. At dagdagan ko, dalisay, puro, mga malalalim na Tagalog, tibobos, lantay, busilak. Tunay, totoo, sincero, sincera, autentiko. Kasi alam kagad. Alam mo yan eh. Bagong pa maharap ang Panginoon, alam mo na. Kung matapang ang mukha sa'yo o nakangiti sa'yo, alam natin kung tatawagin tayo. Yun lang po, ha? Para sa ating kaligtasan ng kaluluwa. Eto nga. Pari ako. Kailangan iligtas sa mga kaluluwa. Yan ang mission ko. Marami tayo, marami kayo. Ngayon, sa panahong ito, hindi ko maintindihan. Sana, kaligtasan ng katawan. Ha? Ewan ko ba, iba yung pananaw ng iba. Hindi ko po sila hinuhusgan, mas prioridad nilang kalayaan o karapatan. Magtatapos ako, sapagkat tayo mga mananampalataya, ngunit tayo din ay mga mamamayan. At kada humilya ko, meron tayong edukasyon ng mga botante. Pwes, hindi lamang kaligtasan ng kaluluwa, kaligtasan ng katawan. Kaya nga, apil ako sa inyo, para hindi tayo mamatay, marami na akong nabindisyonan. Marami na tayong pinagdasal. Ang dami na mga liham na mga patay. Mahaba mga intensyon sa misa. Kaligtasan ng katawan. Ayaw nyo bang mabuhay? Kung hindi inintindi yung katawan, ano pa kaya yung kaluluwa? Hindi po ba? Yung katawan, nakikita mo. Katawan mo yan. Kung kaluluwa pa, hindi nakikita. Kaya nga, hamon, itong mga araw na ito, para pahalagahan ng kaluluwa, pahalaga natin ang katawan. Okay na ba? Pasensya po kung
tumaas ang boses kasi kaligtasan ng kaluluwa at katawan. Pagsagib kailan, huwag naman iilan. Bisyo ay pigilan, masamay tigilan. Yumaoy dasalan, langit ay kasalan. Sa'yo pinagmulan, tinanggal kawalan. Jesus ang dahilan, awa ay sukdulan. Siya ang sinimulan at pagkakinlanlan. May likha ng ulan, sambahin ang ngalan. Kanyang kamahalan, Diyos ng karangalan. Karangalan, espelengin ang karangalan. K-A-R-A-N-G-A-L-A-N, karangalan. K, kaharian ni Jesus ay atin, pakiulit. A, aleluya, pasalamatan siya. R, respeto at pagsamba sa kanya. A, amen, ipagbunyi siya. Amen, ipagbunyi siya. N, ngayon ay ating kaligtasan. Ngayon ay ating kaligtasan. G, galangin ang ngalan niya. Galangin ang ngalan niya. A, alay sa kanya ating puso. Alay sa kanya ating puso. L, luwalhatiin siya. Luwalhatiin siya. A, alalahanin kanyang kabutihan. Alalahanin kanyang kabutihan. At huling letra po, N, nagpupuri tayo sa Diyos. Nagpupuri tayo sa Diyos. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, nawa, maghanda po tayo sa pagdating ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ngayong panahon ng Adbiyento, dumulog tayo sa ating Ama upang magising tayo sa ating pagwawalang bahala at maging ganap ang paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Buong tiwala tayong manalangin, tugon natin, Ama, dinggin mong aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gabayan nawa ng mga pinuno ng simbahan, ang buong sambayan ng Kristiyano ngayong Adbiyento upang maging makabuluhan ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging matapat at matuwid nawa ang mga pinuno ng mga bansa sa kanilang tungkuling paglingkuran ang kanilang mga nasasakupang mamamayan, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Madama nawa ng mga may sakit, mga nawawala ng pag-asa, at mga naghihikos dulot ng pandemya, ang pagdamay at paghilom ng Panginoon, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makalakbay nawa kami ng may pagpapakumbaba ngayong bagong taon ng liturhiya upang sa aming patuloy na pagtahak dito sa bayang kahapis-hapis,
matahak namin ang landasin tungo sa kabanalan at kaganapan ng paghahari ng Diyos, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging mapayapa nawa, maging masaya nawa sa piling mo ang mga kapatid naming na mayapa at magkamit nawa sila ng kapatawaran para sa kanilang mga kasalanan, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayan. Puspusin mo ng kagalakan, pag-asa at pag-ibig ang aming mapuso upang madatnang kaming tunay na sumasampalataya kay Jesucristong anak mo at ng aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo ba kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang kikinabangan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maintapok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa bulan, sa binay ay nagpala.
magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalin namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco namin, Papa ni Jose naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan niyo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mapumanaw. Tumigil muna tayo at ipagdasal ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniiwang sa inyo ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tugyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa gipin
mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque o pinagpalang San Roque. Pintakasin ang may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan anong ikay narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa pagkatanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nulahati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan na ilubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin po kami upang kami maadya sa sanat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salud ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salud ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto na kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus na sereno niyag mo sa pamamagitan ng krus, ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niya mga daladala ng mga imahe na dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na way maalala nila ang mga pangako sa binyag. Naglang-ibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo, tilingin ang pagbabasbas. Ang makapangyarihan Diyos ama ng bugtong na anak ay siya nawang magpabanal sa inyo. Pakundangan sa liwanag na kanyang pagdating ay siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagginawa kayo sa pananampalataya, paligayain sa pag-asa. Pakilusin sa pag-ibig na puspos na sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawan taong manunubos ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na hindi matatapos. Kapag siya'y dumating na may kadakilang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Kristo. Salamat sa Diyos. Sa gisag ng ay